Flag for behavior violation sa Facebook page. Isa sa pinakamahirap tanggalin na violation dahil wala kang matatanggap na notification. At hindi mo alam kung anong post o video ka nagkaroon ng violation. Sobrang hirap tong tanggalin sa kanila. Pero bakit ako ilang days lang nawawala naman agad? Since 2019 na monetize ang page na to, ilang flag for behavior na ang natanggap ko, hindi na mabilang. Kung makatanggap ng violation na ganito o kahit anong violation sa page mo, huwag na huwag magpanic. Alamin kung saan ang violation mo. Kung sa stream ads ba o sa ads on reels. Makikita yan sa monetization status under ng policy issues, i-click ang monetization tools. So makikita mo dito kung ano sa kanila ang nakapula. So eto, sa reels ang nagkaroon ng flag for behavior. At kung yan nga ang violation mo, kailangan mong i-delete ang mga video mula sa araw na nagkaroon ka ng violation, aatras ka ng isang linggo. Anong ibig kong sabihin? Para makasiguro, i-delete mo lahat ang mga video na pinos mo sa reels mula ngayon hanggang dun sa post mo nung nakaraang linggo. Lalo na yung mga nag-viral na video mo. Sakit nun. Pero mas masakit kung hindi na may balik yung monetization mo. Bakit ito ang lagi kong ina-advise? Dahil hindi ka sasabihan kung anong video o post na nagkaroon ka ng flag for behavior. Ang violation na ito, kadalasan yan nire-report ng mga viewers mo. Lalo yung mga viral videos, kadalasan yan nagkakaroon ka ng violation dahil nire-report ka. Pagkatapos mag-delete, wala kang gagawin kundi maghintay ng 7 araw o mahigit pa. Basta ang pinakasigurado, 7 araw. Itatanong mo kung bakit. Dahil 7 days ang pinaka-safe para mag-update ng status ng page mo. Mostly 2 to 3 days, pwede na yan. Pero in some cases kasi, mostly inaabot yan ng 7 days. Pero bakit ihintayin ang 7 days bago mag-appeal? Dahil once na nag-appeal ka na hindi pa nag-update yung mga ginawa mong activity sa page mo, gaya ng pag-delete sa mga video mo, i-deny ang appeal mo. At kung nangyari yan, magkakaroon ka ng penalty. At kung iulit-ulit mong mag-appeal na wala kang binago sa page mo, unti-unti mong hinihila yung page mo. Hinihila mo ilalagay sa spam list ng Meta. At once na nandun ka na, sorry to tell you na mahirapan ka na bumalik. Kaya mostly yung mga ganyan nangyayari, hindi na nagpapakita, hindi na naging active yung appeal button. So para legit ang tutorial natin, magpapakita tayo ng patunay na sobrang dali lang alisin ang flag for behavior na sinasabi ng ibang tutorial na kailangan mong palagpasin ng 90 days o mahigit pa. Nung nagkaroon tayo ng violation, inopen ko agad sa policy issue at tinignan ko sa monetization tools kung alin sa kanila ang naka-red. So as you can see, sa ads on reels ang na-demonetize dahil sa flag. So ang ginawa ko, nag-delete ako ng mga video sa reels at gaya ng sinabi ko, palipasin ng isang linggo para iwas deny. Pero ito, 4 na araw nag-try na akong mag-appeal. So under monetization, then policy issue, i-click ang request another review. Then sa pop-up message, i-check lamang ang I have read. Tapos, i-click ang request review. At kinabukasan, sinubukan kong i-open. At nagulat ako sa nakita ko. So eto nga, naging inactive ang request another review. At sinasabing, no recent violation. Kaya para mapatunayan kung ano ang resulta, inopen ko ang monetization tools, naka-green na lahat, pati ang ads on reels. So ang recent violation ay flag for behavior. Sana sa mga makapanood nito, ibalita nyo sa mga kapwa nyo content creator na kung merong kang violation sa page mo, merong tamang proseso sa pag-request ng appeal. Hindi po ura-urada. Laging tatandaan na lahat ng gagalawin mo sa loob ng dashboard mo ay hindi yan mag-update agad sa database ni Meta. Bigyan nyo lagi ng time interval. In short, kapag nagkaroon ka ng violation sa page mo, huwag na huwag magpanic. I-delete mo yung video nung araw na nagkaroon ka ng violation. At yung mga post mo o video mo na pinos mo sa loob ng isang linggo. Sayang yung views, pero mas makakapanghinayang naman kung hindi babalik yung ads mo. At kung si Meta man ang nag-delete sa video, mag-agree lang sa kanyang decision kung alam mong tama siya. At mag-disagree ka kung sigurado kang walang violation yung video mo. At lahat ng activity na ginawa mo sa page mo, palipasin mo ng 3 hanggang 7 araw. Pero payo ko lang, 7 days o mas higit pa para sigurado. Then, saka ka mag-request ng another review. Sana makatulong. Hanggang sa muli.